Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, muli po ang ating presidente. Sabay-sabay po nating salungin Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Muli po ang ating kadiwa ng Pasko. Siyempre, kasama natin ang ating mahal na presidente ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang ating Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, at ang ating mga konsehal, department heads, ang ating mga bisita from DTI, kasama natin sa trabaho. Once again, ang ating kadiwa ng Pasko is one of the flagship projects launched by the Marcos Administration last November 16, 2022 across 16 cities all over the Philippines. This project aims to provide a market to the country's local agriculture producers while at the same time giving a public access to affordable and high-quality products. Muli po kasama natin ang ating mahal na presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Once again, the Kadiwa ng Pasko is one of the flagship projects launched by the Marcos Administration last November 16, 2022 across 16 cities of all over the Philippines. The project aims to provide a market to the country's local agricultural producers while at the same time giving the public access to affordable and high-quality products. Products that will be sold here include 1 kilogram of rice sold for 25 pesos by the NFA, high-quality sugar at a fraction of the price from the supermarkets, and various local farm products from the different provinces in the Philippines. The Kadiwa sa Pasko also features the DTI Diskwento Caravan, where everyday fast-moving consumer goods are sold at the lower price, and also locally made handicrafts from various regions. The DSWD, DOLE, and other national government agencies' products are also being integrated into the program. Hindi po, napakapalad po natin dahil kasama po natin ang ating presidente,
Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama ang ating puno lungsod, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Mamaya lamang po magkakaroon po tayo ng programa para sa ating kadiwa ng Pasko. Dito po yan sa Quezon City Hall Compound. Masayang magsalo-salo sa tuwing araw ng Pasko. Puno ng handa ang mesa kasama ang pamilya mo. Kadiwa ng Pasko. Muli po magkakaroon tayo ng one-day event mula mamaya po yan hanggang alas 5 ng hapon para sa ating kadiwa ng Pasko at syempre partners po dyan ng ating Quezon City Government, DSWD, DTI, DILG, Department of Agriculture at syempre ang Office of the President of the Philippines. Muli po inyo pong nasasaksihan. Ayan ang pag-iikot po ng ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang ating puno lungsod, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Siyempre, Congressman PM Vargas, nandito rin para samahan tayo ang ating mga konsihal, ang ating mga department heads, at ang ating mga barangay officials mula po yan sa iba't ibang barangay dito sa Quezon City. At syempre, mamaya po, maaari na po kayo mamili. Yan, kaninang umaga rin po, nandito na po ang ating mga iba't ibang klase ng gulay, prutas. Ayan, mga fresh meats, isda, na inyo pong mabibili sa murang halaga. At syempre, ito po ay proyekto ng ating kadiwa ng Pasko. Ayan po ay binababa ng ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama po ang ating mga partners ng Department of Labor and Employment, DSWD, DTI, Department of Agriculture, at Office of the President of the Philippines.
chicken barbecue. Magic land, queso de bola, fruit salad, tubig halaya. Pichu-pichu, suman, palatang, murang bilihi. Ayan, muli po, kasama natin ang ating mahal na presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama ang ating punulungsod, Mayor Joy Belmonte and Vice Mayor Gian Soto. Ayan, muli po sa ating kadiwa ng Pasko. Ayan, muli po, napakarami nating makikita at mabibili sa murang halaga. At syempre, napakapalad natin dahil dito sa Quezon City po, ibinaba, isa sa mga lungsod na ibinaba ng mas maaga ang ating mga produkto kasama ang ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At syempre kasama ng ating mahal na presidente nag-iikot. Kasama natin ang ating Mayor Joy Belmonte. Andiyan din po Vice Mayor Gian Soto. Congressman PM Vargas. At ang ating mga konsehal. Andiyan din po Councilor Wensi Lagumbay. Andiyan din po Congressman Marvin Rillo. Councilor Kate Coseteng. Congressman Franz Pumaren. Majority Floor Leader, Councilor Doray de la Armente. Once again, ang ating Presidente Bongbong Marcos na nag-iikot ngayon. Ayan, napakaswerte ng mga taga Quezon City, lalo na mga empleyado ng Lungsod Quezon dahil syempre dito mismo sa loob ng Quezon City Hall Compound. Ibinaba ang ating programa at syempre sa iba't ibang lugar po, meron yan. Sa iba't ibang cities, meron pong kadiwa ng Pasko. Araw ng Pasko, puno ng handa ang mesa.
mesa kasama ang pamilya mo. Kadiwa ng Pasko, masarap ang Noche Buena nyo. Pilihing bag sa presyo, lahat tayo'y panalo. Kadiwa ng Pasko, lokal na produkto'y sigurado. Masaganang anis sa bukid at dagat, mapapawaw ka sa sarap. Kadiwa ng Pasko, chicken barbecue, leche flan, queso de bola, fruit salad, gubi halaya, pichu pichu, suman, palapang, murang bilihin. Di ka na mabutang pa, kadiwa ng Pasko, biyaya para sa bayan ko. Kadiwa ng Pasko, abot kamay ang biyaya. Sa tuwing araw ng Pasko, puno ng handa ang mesa kasama ang pamilya mo. Kadiwa ng Pasko, masarap ang Noche Buena nyo. Pilihing bag sa presyo, lahat tayo'y panalo. Lokal na produkto'y sigurado. Masaganang anis sa bukid at dagat, mapapawaw ka sa sarap. Kadiwa ng Pasko, biyaya para sa bayan ko. Kadiwa ng Pasko, abot kamay ang biyaya mo. Sarap ng Shanghai spaghetti at pancit fried chicken barbecue. Talagang sulit. Leche flan, queso de bola, fruit salad, gubi halaya, pichu pichu, suman, palapang, murang bilihin. Di ka na mabutang pa, kadiwa ng Pasko, biyaya para sa bayan ko. Kadiwa ng Pasko, abot kamay ang biyaya. Biyaya para sa bayan ko. Kadiwa
Ayan, maaari na po tayo magsipagupo para simulan po natin ang ating short program. Ayan, ang lahat po ay inaanyayahan na umupo po sa harapan. Ayan, para po magsimula na po tayo sa ating programa. Hindi na natin pahabaan pa o patatagalin pa ang ating presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Talagang ramdam na talaga ang Christmas spirit dito sa Quezon City. At sabi ko sa isang grupo doon, kayo yung maiingay sa caravan, ano? Siguro kayo din kasama. Ay nako, maraming salamat sa inyo. Ang ating butihing mayor ng Quezon City, Mayor Joy Beltran, ang ang kanyang vice mayor, Mayor Soto, Vice Mayor Soto, at yung mga congressman, lahat ng aking mga kasama sa pamahalaan, maraming salamat sa inyong pagdating ngayong araw. Lahat ng ating mga local traders na yung ating tinatawag doon na MSMEs, and lahat ng ating mga naging supplier para dito, lahat po kayo, maraming po salamat sa inyong paglahok dito sa aming ginagawa na kadiwa para sa Pasko. Alam niyo po, ito ay pamamaraan upang makapagbigay tayo ng pagkakataon sa ating mga kababayan na makabili ng mga iba't ibang commodities na may savings, dahil nga dumidiretso kami sa supplier, dumidiretso ang pamahalaan, at ang maganda sa pamahalaan ang nangunguna ay ang pamahalaan ay hindi kailangang kumita. Kaya kahit walang kita kung ano yung binili, kung magkano binili, ganun din ipinagbibili. Kaya ito yung naging lamang ng kadiwa. At isa pa, bukod pa dyan, ay makikita natin ay nabigyan natin ng nagpagkakataon ng napagkakataon ng ating mga MSMEs na mabigyan sila ng isang lugar, isang palengke kung saan naman nila maipagbili ang kanilang mga produkto. Sa nung nagsimula ito, isa sa una si Mayor Joy Belmonte ang isa sa una nang nag-start dito, pero LGU based pa lang doon. Kaya't nakita ng mga ibang LGU na maganda naman ang naging patakbo, kaya't yung ibang LGU gumawa na rin ng kadiwa. Naisip namin, dapat siguro gawin na nating national program, dahil lahat naman sa buong Pilipinas ay nangangailangan. Kaya't namin, umpisaan natin dun sa mga LGU, dito lalong-lalo na sa NCR, dahil talaga dito, na kung titignan ninyo, ikumpara ang presyo ng bilihin ay talaga naman ay makikita na meron talagang advantage para sa ating mga kababayan. Kaya't bukod pa ron ay palapit tayo
sa presyo na aking pinapangarap para sa bigas especially. Dahil nakakapag-ano na tayo, na ipapagbili na natin ng 25 pesos, ubus ka agad yan. Yan, sigurado yan ang unang nauubos eh. Kaya gagawin natin ito, national program na. Hindi lamang sa mga LGU, magtutulungan na ang Office of the President at ang ating mga LGU para lahat, dahan-dahan kumakalat ang dami nito. Kaya yan po ang ating, dapat ipagpatuloy. At masasabi ko na kahit pagkatapos na ng New Year, ay hindi naman namin ititigil yung kadiwa sa Pasko. Patuloy na yan. Hindi na hanggat maari, patuloy na patuloy ang kadiwa para naging national program para lahat ng buong Pilipinas ay makikita naman nila at makakatikim naman sila ng savings dun sa kanilang mga binibili. Kaya palagay ko maging magandang Pamasko ito, pero yung parang I hope it is the gift that keeps on giving. And that is what we have been working towards. We have to thank, siyempre, ang ating mga LGU dahil sila talaga ang nag-take ng initiative nito. And again, your Mayor Joy Belmonte was one of the first to put up the kadiwa. Mabilis siya nag-respond kaagad nung nagtataasan na yung presyo. Kaya at yung Quezon City, medyo model namin yan eh. Tinitignan namin yung ginagawa ninyo. Because you do it on a different scale than the others. Kasi siyempre maliliit yung iba compared sa Quezon City. Kaya kung kakayanin ng sistema ninyo ang Quezon City, kakayanin yung mas maliliit. Kaya we were looking and seeing ano yung mga tinatawag kong tawagin ay best practices ay tinitignan namin para maging mas maganda. Kaya andito po ako para tingnan na maayos naman ang patakbo dito ng dito sa Quezon City, dito yung ating kadiwa ng Pasko, at mukha namang nagiging maayos at may nararamdaman naman na savings ang ating mga kababayan. Kaya maraming salamat sa LGU Mayor, to the whole Quezon City government, ang ating mga local traders, ang mga suppliers, ang mga rallyista. Parang nakikilala ko yung mga boses nyo sa rally. Kayo yung nagbibigay sa amin ng sigla dahil ang lakas-lakas ng buhay sigaw ninyo. Tapos hinahanap nyo si Sandro, hindi ako. Kalaan ninyo, hindi ko alam. Alam ko yan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagkikilahot. Nagtutulungan po tayo. Kailangan po talaga tayo magtulungan, makahanap ng paraan na tayo ay magkasama, ay tayo pagka sabay-sabay ang ating galaw, kahit na anong gugustuhin natin, kahit na ano na ating ipinapangarap, ay makakamtan po natin. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Happy New Year. Ayan, muli po, maraming salamat ang ating mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Sir. Check 1 2. Check 1 2 3. Mic test. Check. Sound check 1 2. Check. From Ms. Bea Cupin of Rappler. Hi. Hi, sir. Good morning, Mr. President. You mentioned earlier that Kadiwa will continue beyond Christmas. Ano po plano natin doon para sustainable siya both sa producer side tsaka sa consumer side? No, for us, what we are looking at, if once we get to a point where it's no longer necessary, where the prices in the markets are the same as what we can give in the Kadiwa, then we don't need the Kadiwa anymore. Maybe just for distribution, para sa mga far-flung areas. Diyan na siguro papasok yung dating programa na may mobile na Kadiwa. So maybe we'll get, but we're not yet there at that point. Pinapakalat lang natin around the country right now. As it stands right now, in terms of supply, we're okay until at the very least February, March of next year. Hopefully, by then, the prices of commodities in the market will have normalized, is what I call it, na medyo hindi na masyadong papalit-palit. So I think we're okay until then. That's our best projection. Ms. Lethner Siso from DZRH. Good morning, Mr. President. Good morning. Sir, iniutos niyo daw po ang review ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos. Well, the Mutual Defense Treaty is continuously under negotiation and under evolution. I always call it an evolution because things are changing. There have been many requests and proposals from the Americans, especially under EDCA. So all of that is under study now to see what is really feasible and what will be the most useful for the defense of Philippine territory. So, kasama po ito sa napag-usapan ninyo ni VP Harris. Ni VP Harris. Yes. We covered that and many more subjects. But essentially, on the security, yun, tinitingnan natin yung kanilang pinopropose yung mga joint exercises and EDCA, the use of our bases, all of this. We are in the middle of that. Palagay ko, by early next year, we will have something more concrete to tell you. Sir, Mr. Ian Cruz from GMA7. Good morning and congratulations, Mr. President. Good morning. Sir, ang tanong ko po, yung sa West Philippine Sea, may partner na po ba tayo sa joint exploration ng oil? China po ba, America or Australia? Marami na tayo actually naging partner. Ang problema is, yung problema kung bakit natigil ang negotiations. No, maalala ninyo, nag-pronouncement si Foreign Affairs Secretary, si then Teddy Boy Luxin. At sinabi niya natigil ang negotiations dahil of constitutional problems. Ang talagang nangyari dyan is what? Kasi kiniklaim ng China, kanila yun. Eh, atin naman talaga yan.
So sinasabi namin, sinasabi ng Pilipinas, basta yung batas, kailangan masundan yung sa Pinas. Ang sinasabi naman ng Chinese, hindi. Amin yan eh. Kaya kailangan masundan is Chinese. So yun talaga ang, yun ang roadblock doon. Mahirap makita kung paano natin ayusin yun. I think there might be other ways para hindi going G2G or I don't know. We'll have to find a way. Kasi kailangan na natin eh. We already need, kung may mahanap dyan, kailangan na talaga ng Pilipinas. Yung China, hindi man, maliit na bagay sa kanila yan eh. Sa atin, malaking bagay yan. So, kailangan talaga natin ipaglaban at mapakinabangan kung meron mang oil talaga. Sir Arvin Bartasar from Radyo Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Good maga. May we get an update to the appointment of several officers in charge? In several assigned in several departments including DOH, DSWD and Department of National Defense. What update on updates sa appointment po nila? Yung sa wala, we just go through the process. Wala pa kaming DOH, wala pa kaming ino-nominate. Yusek Ferrer is doing a fine job. Let's let her do. Because we are still not out of the pandemic, so we have to continue to be careful. Sa DA, sa DND, no, I think I'm happy ako with the situation as it is now. We'll see. We always these things are revisited, especially every year at the end of the first year. I don't think that's a secret to anyone. That at the end of the first year, yung mga ibang kandidato, they will now join the mix of possible nominees. So let's be patient. Basta na, ako ang concern ko lang, yung kailangan gawin na trabaho, nagagawa. So far naman nagagawa. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. Salamat. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!